Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun, ito yung unit na hindi pwede sa Pilipinas siguro mga boss. Ayan. So Mitsubishi Minicab, fully electric mga boss. Ayan, fully electric to. Wala nang engine. At andito yung kanyang ano mga boss, drive wheel sa likod pa rin. At yan yung kanyang motor. Yan yung makina niya mga boss, napakalaki. Yan, tingnan natin at explain natin mga boss kung ano bang, paano ba ito gumagana. Ayan, so kung makikita natin, rear wheel drive. Yan, gumagamit siya ng ano dito, transaxle. Ito yung motor niya, napakalaking motor niyan mga boss. Mas malakas pang motor na to kumpara sa engine nito. Original engine nito is 660cc, mas malakas pa to mga boss. Ayan, so explain ko lang bahagya. May cooling system pa rin to. Yan yung pump niya. Patungo doon, may radiator pa rin to sa harapan. At meron ding kumaga aircon. Meron pa rin evaporator at saka condenser. Ito mga boss, ito yung tinatawag na inverter. Kasi itong battery nito, yan, buong battery yan. Nasa ilalim, kaya delikado sa Pilipinas kasi nilulusong natin sa baha eh. Ayan, so dito mga boss, ito yung ganyang inverter. Ayan. So, ang ginagawa nito mga boss, kasi ang pinoproduce ng battery is DC or direct current. At itong motor na to mga boss is AC yung motor nito or alternating current. So, kailangan niyang i-convert. Yan, i-convert yung DC na galing sa battery. I-convert niya into AC para mas malakas yung torque. Yan yung explanation dyan mga boss. Pwede naman silang gumamit ng DC motor pero mahina yung torque mga boss. Mas torquey ang AC motor. Kaya meron silang inverter or converter mga boss ng kuryente. So dual purpose to. Kapag nag-break ka or palusong or pababa yung daan, ito is kina-convert niya into charging doon sa battery. Kaya napaka-efficient ng ganitong mga unit din mga boss. At tumatakbo rin to ng mabilis. Top speed nito is 120 km/h. So, pwede namang mag-exceed pero wag na mga boss kasi nga electric siya. At sa kilometers naman, umaabot ito ng almost 200 kilometers na ta-travel sa isang charge. Ayan, so ito yung unit na hindi pwede sa Pilipinas at ganun gumagana itong inverter mga boss. So AC motor, inverter, kina-convert niya yung galing sa battery na voltahe which is DC or direct current into AC para mas malakas yung torque. Yan yung simpleng explanation natin mga boss about sa EV vehicle. Fully electric po ito, hindi po ito hybrid. Yung hybrid is meron pa ring engine. Thanks for watching mga boss. God bless a lot. See you at the next video.